Kapag ka ganito, na medyo mababa yung high ceiling natin, ang gawin natin dito ay mag-adjust kayo para dun sa may carrying channel natin, kasi hindi mo nga masasabi na 100% na ang ating slab ay perfect na plane talaga yan. Hey, what's up mga kamusta? Magandang araw sa inyo lahat. So, welcome back sa ating panibagong vlog. Narito tayo ngayon sa ating proyekto dito sa Kiangan ni Fugao. Dito na ulit yung tropa natin. Bali, nag-resume tayo ulit dito. Tumigil tayo ng mga ilang araw at wala tayong electrician ngayon. Dinala na natin si Dags. Si Dags, oh. So, itutuloy na nga niya to yung electrical niya. Ayusin na lahat. Itong binastahan namin ng screw ay ibababaw na namin yan. Para masimulan na ni Dagul yung pag-electrical. So, napag-usapan na rin namin yung distribution ng lightings natin dito. Same time yung mga dadaan pa. So, dito may mga bago tayong nagtagtrabaho mga kamasta. No? So, blessing yan para sa atin. Yan yung ginigiba ngayon ni Joel. So, baliasintahan natin yan. At magiging maliit na lang daw na bintana yan para dun sa may sa kanyang lababo. Diyan ipopos sa lababo. Then, dito naman, ito yung magiging disenyo niya, mga kamusta. Itong part na to. So, pangan yan. Puro tambol yung mangyayari dyan. So, lipat na namin yung mga PVC para maayos na. Para may kabit na natin dito lang. So, dito mga kamusta, gusto ko lamang itong pag-usapan patungkol dito sa ating height ng ating kisame. Kung ano nga ba yung standard na height ng ating kisame kapag ka may slab po yan. Kasi ang daming nagtatanong kung ano nga ba yung standard na height natin kapag nagsisiling tayo lalong-lalo na sa slab na portion ng ating bahay. Kasi meron din yung diretso yung bubong na kung saan ganito yung itsura niya. Ito, ganyan. So, pwede ka mamili kung ano yung magiging height niya, no? Kaya yung taas niya. Basta walang sagabal dun sa ilalim. Pwede mong kunin kahit na nasa sukat na 300 cm. Kung gusto mo naman na mas high ceiling pa doon, na umabot pa ng 310, so okay naman yon mga kamasta. So dito na mga kamasta, ito yung sukat namin dito sa project natin dito sa Kiangan. Dito wala tayong nasunod na sukat o kaya yung nasunod na height ng ating slab mga kamasta. Kasi nga, nag-base na kami dun sa slab na kung saan itong slab na to ay may sukat na 280 cm. Itong slab na to. Mula dun sa may flooring up to dun sa may slab. Ngayon, yung 280 cm na yan, nag-drop na lang kami ng halos 1 inch lang mga kamasta para lamang may kabit natin yung carrying channel. Makikita nyo to. So halos nag-drop na lang kami dyan ng 1 inch. Yan. Kasi mas maganda meron siyang space dun sa taas na pwedeng igalaw yung carrying channel natin na kung saan kung hindi pantay-pantay yung pagka-slab nito, lalo-lalo na kapag ang nilagay nyong pang-slab o kaya forma niya ay plywood na manipis. So, naglalaro-laro yan. Naglulundo-lundo. So, hindi siya equal yung kanyang lapat, mga kamasta. O kaya yung ceiling niya. Ngayon, kapag ganito na medyo mababa yung high ceiling natin, ang gawin natin dito ay mag-adjust kayo para dun sa may carrying channel natin kasi hindi mo nga masasabi na 100% na ang ating slab ay perfect na
plain na plain talaga yan. Ang ginawa namin dyan, nag-adjust kami ng 1 inch para makuha natin yung level ng ating kisame. So yung standard na tinatawag natin dito sa ating high ceiling, hindi na natin to na kinukuha. Lalong-lalo na kapag ka hindi naman mataas yung ating high ceiling. Pero kung kukunin talaga natin yung standard height ng ceiling natin, pagka nasa 300 cm yan mga kamasta, kunin nyo yung 280 cm para dun sa high ceiling natin. Mula dun sa pinaka-high ceiling, ito na yun, yung finish na high ceiling natin. Dapat yan 280 cm. Then mag-drop tayo para dun sa cove natin na 20 cm. Yun po yung standard na sukat natin kapag ka ganito. Sa mga may slab mga kamasta, mas maganda mag-slab kayo ng mga 300 cm. Depende na rin yan kung ano yung gusto ng ating client. Pero pagka sa standard na pinag-uusapan, ay meron tayong sinusunod na 300 cm. It's either 300 cm o kaya 280 cm. Kasi pagka-slab naman mga kamasta, kagaya nito. Ayan, mas gusto ko siya na hindi naman siya yung totally mataas. Pero depende na lang talaga yan kapag ka gusto talaga ng ating kliyente na mataas talaga yung high ceiling niya. Depende yan kung ano yung nakaprogram na sukat ng kanyang bahay, kung ano yung mga idadagdag na mga designs. Kasi ang advantage kasi ng high ceiling, mataas. Kapag ka mataas yung high ceiling natin, magagawa mo lahat ng design na gusto mong gawin. So yun yung kagandahan niya. Pero kung ang design mo lang naman ay cove mga kamasta, kagaya nito, cove o kaya tumble design, pwede ka na mag-high ceiling ng 280 cm para hindi naman siya yung masyadong mataas. Kasi ang disadvantage din pag masyadong mataas ay yung ating maintenance. Lalo-lalo na kapag ka may design yan, matakaw yan sa alikabok. Ngayon, kahit nasabihin mo na nakasarado yung bahay mo, naka-air condition yung loob, hindi 100% na yung alikabok na yan ay hindi nakakapasok sa ating mga bahay. So yan lang naman yung disadvantage niyan kapag ka masyadong mataas yung ating kisame. Dito, ganun din. Halos pare-parehas na yung sukat na ito mga kamasta. No? Yan. Halos iisa na yung sukat niya. Mula dito sa may pinaka-porch hanggang dito sa may living area, up to dining area tsaka mga living room. So, yeah. So, yung PVC ceiling natin mga kamasta, yan, na-install na natin to. So, abangan nyo yan. So, ito yung dagdag trabaho natin dito. O, additional works. Palitada, asinta. At ito, ito, masintahan to. Masintahan. Tapos papalitadahan na yan. Ito, magpaganda nito, nalagyan na ng revocada. Yan. Bali, play natin yan. Pati itong dito niya. Para maging okay na. Ayan, ang ganda ng pag-aalagaan nila dito, nila madam, no? Sagana sa tubig, kaya mabubuhay talaga yung mga alaga dito. Ayan, ang daming papalitadahan, no? So, ayan mga kamasta, no? Hanggang dito na lang yung video natin. Simple lang to na idea para dun sa ating mga paguhang mga followers, mga DIYers. So, sa inyo tong video na to mga kamasta. Ayan, maraming salamat at kay Sir Byron. Ayan, shoutout po Sir Byron. Hopefully nagustuhan niyo yung view dito sa Kiangan, Ifugao. Napakaganda ng Kiangan, Ifugao. Napakaganda rin ng location ni Sir Byron. So, napakaaliwalas, di ba? Kung makikita niyo dun sa aerial view natin. Ayan, mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!